At ang iba doon ay narito na sa lugar po ng Santol SDA Church sa Silang. At pero talagang in contact pa rin po sila upang sila ay makabuo po ng virtual musical offerings. At maraming salamat sapagkat isa yan sa malapit sa puso ko, yung awit na yan, ang Midnight Cry. Maraming salamat. Ang ating topic ngayong gabi ay may pinamagatang Live Life or Live Whole with Gallstone. Para may mga, ano bang ibig sabihin ng Gallstone na iyan? Sa palagay nyo, meron bang pag-asa pa tayo pagka tayo ay meron ng Gallstone? So yan ang ating topic at bago tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa oras na ito. Binigyan kami ng pagkakataon na muli po ay magkatipon-tipon na sa araw na ito, na sa gitnang araw ng linggo, ng isang linggo ay upang kami po ay muling magtipon at mag-aral ng inyong salita. Panginoon, sa lahat na nakikinig ngayon sa iba't ibang dako ng Pilipinas at ng iba't ibang bansa, maaabot ng social media, Zoom meeting na ito, Ama, ay makapagbigay po ito ng tunay na pagpapaliwanag at kaunawaan. Tulungan kaming lahat sa lahat na nakikinig at ako ang inyong abang lingkod na tagapagsalita. Hindi ko kaya, Panginoon. Pwede ako mag-blackout. Pwede, Panginoon, na malimutan ko lahat ang aking sasabihin. Pero ako po'y nananampalataya sa Holy Spirit, Panginoon, na siya mag-i-empower sa bawat isa sa amin. Ipaliwanag niyo sa amin ang mas malinaw ang aming pong pag-aaralan at makita namin ang inyong kagilagilalas na gawa. Itong aming samot hiling at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, isa po mga kaibigan na importanteng organ natin ay ang gallbladder. Sapagkat ang gallbladder po ay isang organ na nilikha ng Panginoon na ito iisa. So, ibig sabihin, pag-iisa po ay mahalaga. Tandaan niya na, lahat ng organ natin mahalaga. Pero kapag ka po iisa lang, isang puso, no, yan, napakaano yan. Pankreas, yung ating pankreas, iisa lang din yan. Yung ating pong itong gallbladder, iisa lang din po yan. Ano? So, ibig sabihin, pagka iisa, talagang dapat po'y maiingatan natin. Tulad ng kidneys, no? Ingatan natin yan. Pwede kang mabuhay kahit isa lang ang kidney mo. No? Basta po, functioning yung kidney. Pero kapag ka po, ang ating lungs, ano po, sabi ko nga po, pwede pong, mayroon kasi ngayon na yung bang tinatapyas nila pagkatapos sa ino-opera at pwede rin po katulad po ng ating pinag-aralan ng isang gabi yung ating sa ating pong liver, no, pwede po pwede ma-transplant, no, basta po okay fit po yung donors doon sa recipient, ano, ng organ. So ito po mga kaibigan ay napakahalaga sapagkat may gamit po ito, no. At magkakaibigan sila, magkakalapit po yan, ang gallbladder, ang liver, no, magkakalapit po yan. At sa banda po dito, yung ating pancreas, no? Yung ating pancreas. Kaya kapag ka po may mga tao po na talagang doble-doble na po ang sakit nila, no? Compounded, kumbaga po ang kanilang karamdaman, meron na silang, ano, may bato na sa gallstone, may bato pa sa kidneys, ano po. Pagkatapos po ay may problema pa sa pancreas. Ano, napakasakit po nito. Ito po ay isang dapat natin pong alalayan at bigyan po natin ng ma-address natin ang problema. Ano po? Okay, tingnan natin po. Ang gallstone ay isang hardened deposit, no? At ito po, mga kaibigan, ay napoform, no? Napoform po ito doon sa ating gallbladder. So, hindi po yung sinasabi ng marami, no? No, okay, bata, eh, nadidinig ko to, eh. Oh, huwag kang kumain ng bigas. Huwag kang kumain ng, ano, ng rice na may bato. Yan ay da-damage. Papasok yan sa iyong kidney, papasok yan sa iyong gallbladder. So, hindi po totoo yun. Yung po yung mga meat lang po, no? Ibig sabihin po, ito po isang pagdideposito na ito po'y nabubuo, napoporma po ito, nakikrystallize po ito, at matindi po ito na pag naipon-ipon yan, kapag ka po ang batong yun ay hindi po naagapan, umaakyat po yun, ha? Umaakyat po, papunta po naman saan?
sa ating po, pwede pong pumunta po sa papunta po ng liver. No, papunta pa ng liver yan. At pag nagbara, delikado po yun. So pagka ganun na hindi na talaga kakaya, ay po pwedeng alsin na talaga ang gallbladder. Kesa po, papasok po yun sa maliit na daluyan papunta po ng liver. So importante po ito, mga kaibigan. Ano? Huwag natin yan. So ano ang ating magagawa kapag nakita nating may symptoms tayo? Totoo kayang ating madidetect po na mayroon tayong mga bato sa ating gallbladder? Opo, meron po. So may mga bagay na ating tatandaan na mayroong asymptomatic at symptomatic. Ano? So ibig sabihin na asymptomatic ay meron ka pero hindi ka nakakaramdam. Meron naman po ay symptomatic, talagang ramdam na ramdam mo. No? So ito po mga kaibigan na tatandaan natin. Sudden and rapidly intensifying pain. No? Talagang hawakan nga po ninyo yung dito mas may upper right portion ng ating abdomen. Ano? Yan po yan. Yan, hawakan po ninyo. Kasi magkakalapit po yan. Yung, tandaan nyo ha. Magkakalapit po ang liver. Magkakalapit po ang ating gallbladder. Tapos banda rito po yung ating pancreas. Banda po naman dito, no, ay ang ating kidneys. So yan po magkaka-best friend. Kumbaga po, parang iisa lang halos din. At mayroon pong distinct na function sila. No, yung kanilang mission, kumbaga sa ating katawan. Pero mayroon pong ano sila, certain na para magkakaparehas, ano po. Pero may iba't iba pa rin po, distinct pa rin ang kanilang punggol para po sa ating katawan, ano? Sudden and rapidly intensifying po ito, no? At sa ating bandang ano, sa bandang abdomen natin at below sa ating breastbone. So kita natin 'yan, no? Yan po ay isa sa mga ano na pagsumpong po ng bato, no, sa ating gallbladder. So mayroon tayong back pain, no, dito sa ating back pain po, pagpunta po diyan sa ating balikat, ano po, at dito po sa may bandang kanan, kasi po alam natin ang ating pong pancreas, yung ating pong gallbladder, yung ating liver ay nasa kanang bahagi ng ating pong katawan, no, at maaring pwede kang sumuka, no, at kakaramdam ng pagkahilo pagkatapos po ano susuka. Yun po ang mga symptoms. So ano po ba ang problema? Bakit po nagkakaroon? Ano ba ang causes ng pagkakaroon po ng bato, no, doon sa ating gallbladder? No? At po pwede rin po nating masagot, ano ba ang pagkakaroon ng mga bato doon sa ating mga kidneys? Ano ho? Pero tayo yung topic natin ay gallbladder. So doon tayo. I'd like to zero in on the gallbladder. So gallbladder po tayo. Number one, mga kaibigan, ay nag-develop, no, napaka-crucial po nito yung ating gallstone, ha? Na yan, no, kapag ka po tayo ay overnutrition. Bakit overnutrition? Meron po bang over? Yes, meron po. Meron nga malnourished, eh, di ba? May over at malnourished. So, kaya ito po, tinan natin, ha? Ang mga refined carbohydrates. Kagabi, tibuban, ating napag-aralan, meron tayong tinatawag na complex carbohydrates na ibinibigay ito ng mga halaman, no, katulad po ng at lalo na po nabubuhay sa ilalim ng gabi, no po, yan number one. Babalinghoy, kamote, yan po yung mga complex carbohydrates. Pero kapag ka po na-refine na ang ating carbohydrates, ito po ang prominent, akin, no, I'd like to underscore again, prominent culprit, no, ng pagkakaroon po ng, ano, ng gallstone. So mga refined carbohydrates, mga kaibigan, na kapag ka po hindi natin ito naagapan, magpo-form po ito ng bato at magki-crystallize at yun na po, no. Hindi mo namamalayan na puno na pala ang iyong gallbladder ng gallstone. Ano ho? Ano pa? When fiber is removed from food, no. Kapag ka po tayo, wala na talagang fiber ang ating pagkain, no. Lagi tayong process. Dilata, napunong-puno po ng sodium, no, na mga preservatives. Ano pa po, yung mga instant noodles, no, yung instant noodles, lalo na po ang Lucky Me, no. Ako, kung talagang hindi nyo po maiwasan, meron naman po vegetarian talaga na not made in China, ha? No. Tatandaan natin ang pinaka-barcode, no? Barcode, ha, para malaman natin ito ay made in China. Ang barcode po ay number 6. Tandaan nyo yan, ha, number 6 po yan. Pagka po number 4 ay Pilipinas. Number 8, number 7, number 9. No, yan po. At saka number 5, yan po ay po pwede nating, kumbaga po ay talagang
meron pong safety net sa ating ano, pagkain natin. Kumbaga, no? Lalo na po yung mga dried food natin na nabibili po natin sa market katulad sa mga Korean store or Japanese store. So yun po ay kumbaga talagang dumaan sa isang masusing pag-aaral po, no? Sapagkat hindi nila po pwedeng kakain nila at i-consume, no? Sapagkat may mga peke nga po, naalala nyo po yung naging problema natin sa China, no? Hindi ko binibelittle ang China, samantalang ang lahat ng gadgets natin doon pinapagawa, no? Pero ibig sabihin, may mga bagay na talagang hindi natin pwedeng kainin sapagkat may mga peke, no? Katulad ng bigas nga po, no? Napepek po nila yan, no? Nagiging yung plastic lang, yung gatas ay grabe, ano po, melanin po yun. So, yung ginagawang plato na plastic, ano? Grabe po, at ginigiling nila. So, sa atin mga kaibigan, tatandaan nyo ito. Rule of the thumb, ang pagkain natin dapat ay punong-puno ng fiber. At ang fiber, mga kaibigan, walang makapagbibigay ng 100% na fiber maliban po sa plant-based diet. Sorry po ha, wala pong fiber sa animal kingdom. Ang fiber po na nilikha ng Panginoon, uulitin ko po ha, pasensya na po, ay nanggagaling lang at naipoproduce ng mga plant kingdom. So, ang ibig sabihin ay plant-based diet po dapat tayo. High in fiber, mga kaibigan, walang problema tayo sa pagdumi, walang problema sa ating stomach, sa ating pong large and small intestine, sa ating colon, ano po, at the same time, walang problema po sa ating kidneys, sa ating pong liver, sa ating pong gallbladder, sa ating pancreas, ano po. Bakit? Sapagkat fiber, doon nilikha ng Panginoon tayo. So kapag ka po ganun, mga kaibigan, nagkakakos po ng saturation ng bile. So, sapagkat ang kalapit po ng ating pong, ay meron po tinatawag na daanan, ang tawag po ay bile duct, no? At yun po yung nagpo-produce, kumbaga po, sa atin, ano, ng isang chemical na pwedeng madaling panunaw, no? Madaling panuno po sa ating mga pagkain. So, ganun po nilikha ng Diyos ang ating organ. Kaya kapag ka po tayo, ay makita po natin, mga kaibigan, na ang ating pong pagkain, ha, sa hapagkainan, nako, lalo na ngayon, ha, malapit na mag-New Year, ano, tingnan natin, atin pong inspect, mga nanay, kayo ang reyna ng kusina, hindi po ang tatay, no, bagamat sila'y tumutulong, ang reyna ng kusina, no po, kayo po ang master chef sa kusina, ay ang mga mother. Tingnan natin, at kayo rin naman ang mamamalengke, ano ba to, ay naku po, ito pala ay bulalo, o dyan sa kabila, naku po, ito ay iniho na manok, o dito naman sa kabila. Nako, ito naman pala ay kaldiretang baka. O punta na naman tayo sa kabila. Nako po, umuusok-usok pa ang fried chicken. Mga kaibigan, wala pong fiber yon. Tandaan natin yan, ano? Walang fiber po yon. Next, ang use po ng mga refined fats po, isang instrumental sa pagpaproduction po ng isang gallstone. Kaya po, ito po ay katulad din po, mga kaibigan, ng mga refined carbohydrates. Kaya ang fats, no, yun po, mga kaibigan, na isa rin pong instrument para po makapag-produce po ng gallstone. Kaya po, tingnan natin, mayroon po bang fats ang halaman? May fats po ba ang ating mga, yung mga gulay natin? Wala po, no? So, ibig sabihin, hindi sila nakakapag-produce para po makapag- lagay ng adverse effect po sa ating kalusugan sa pamamagitan po ng gallstone. So, the more fat sa ating pagkain, the more bile is released. At the more na magkoconcentrate po ito para po ano, magkaroon po ng tinatawag makabuo ng cholesterol at dahil po doon, mga kaibigan, mapapansin na lang natin, pasan ang sakit ng aking ano, sa mabandang kanan, ano, malapit po dito sa ating brace bone, ano? Sa dito po sa may bandang dito ho, no? Malapit na malapit siya sa kidney at saka liver. Ang sakit-sakit, ba't kaya? Yun pala po, meron na po namumuo ng mga gallstone natin. So, meron pala tayong choice, mga kaibigan, na kainin natin ay yung talagang nilikha ng Diyos para maging pagkain sa ating lahat. So, generally po, ang mga tao na kumakain ng much more fat, no, mga kaibigan, pasensya na po,
Ito po ay nag-i-stored po sa gallbladder natin. At isang araw, mabibigla ka na lang pag nagpa-ultrasound ka ng iyong whole abdomen. Maa-amaze ka na lang. You were elated to know na puro pala gallstone na, no, ang iyong gallbladder. Kapag hindi naagapan, kinakailangan talagang operahan na. No, talagang kailangan ng operasyon. Eh, alam naman natin, ang operasyon, opera, opera. No, mga kaibigan, di po ba? Kaya nga po, therefore, marami po, more vial must be produced para po in order to emulsify the fats, no? Kaya po, kinakailangan mas marami po ang bile na may produce para matunaw. Kaso, kapag ka po ang ating pagkain ay puro fats, mga kaibigan, hindi po halo siya makapag-produce dahil nga wala siyang fiber, no? At kinakailangan din po ng ating liver ay ma-overwork, no? Sa pag-ooperate po nito, nakasabi ko nga sa inyo, magkakapatid sila, kumbaga, sila'y magkakaduktong, kumbaga, networking yan eh. Liver, yan po talaga ang networking na, na ano, na liver, tandaan nyo yan ha, liver, kidney, tandaan nyo ha, gallbladder, pancreas, at saka colon. Yan po ang magkaka, ano yan, magkakaduksong baga, no? Kumbaga, eh, yun, halos ang mechanics nila sa paggalaw ay para iisa. No, unlike po ang ating puso mag-pump ng dugo, unlike po ang ating pong lungs, ano po, alam natin para sa ating oxygen. Pero yung aking mga nabanggit, talagang matindi po, kailangan talaga natin ay fiber, no? Next, kapag ka pong ating fiber ay, sabi ko nga, mababa sa ating pong mga pagkain, nag-ano po, nag-shoot out ang ating cholesterol, mga kaibigan. At gayon din naman po ay nagbabine nyo yung bile na yon into salt. So, kasi nga po, wala nga pong agwet. So, ang problema po natin, kung tayo po'y ma-fiber, okay. Kumbaga po, hindi na siya makakabuo, no? Hindi na makikrystallize po siya. Bakit po? Dahil po, mayroon tayong fiber. So, yun po talaga ang pagkakaiba po nila, no? At pagkatapos po, mga kaibigan, ang circulation ng bile natin na dadalhin po naman doon mula sa ating intestine, papunta doon sa dugo, papunta sa liver, papunta sa gallbladder, babalik na naman po sa ating intestine, ano? At nag-i-increase po naman ng excretion ng bile, ano po, acid. Yun sinasabi ko, nagre-release po siya. At pagkatapos po nito, mga kaibigan, kung yun ay fiber natin, maayos po sana ang panunaw natin. Kaya sabi natin, bakit ako hindi natunawan? Di ba narinig niyo yun? Bakit parang hindi ako natunawan? Parang ang aking pakiramdam ay bloated ako. O, iyong i-recall ang pagkain mo. Hindi, totoo yan. I-recall mo, ano ba na kinain ko? Kasi ako ganun eh. Kasi po, minsan, ano, yung totoo ha, to tell you frankly, no, minsan po, pagka po tayo na sa mga padlock, ano, ay ako'y nakakakain ng bawal. Ibig sabihin po, kasi alam ko ng katawan ko eh, minsan po, hindi naiiwasan, o nakakain ako ng, halimbawa, white rice. Alam na, alam ko na yan. Iba ang dating niya, at bloated ang tiyan ko, at the same time, constipated ako. Kalalo na po ang tinapay na puti. Never. Kasi nga po, ako din naman ang mamamroblema. So, bakit pa ako mag-attempt na kumain ng ganun dahil ako naman po mamamroblema. So, tinatandaan ko po iyon. Tinatandaan ko yun, ano, mga kapatid. Kaya po kailangan natin ang ma-fiber na pagkain. So, ano po ang ating yung ating treatment at what to avoid, no, sa ating po mga kakainin at sa ating iinumin. Okay, in order to treat gallstone, mga kaibigan, one, should reduce the weight and maintain a normal weight. So, kinakailangan walang overweight. Kaya, ang mga kandidato po sa gallstone, sorry po ha, ay yung mga obese at mga overweight. Aray, ang sakit. O, baka may nakikinig na ganun, no? Kaya, pasensya na po. Pero gusto ko kasing i-challenge kayong lahat na may pag-asa pa naman po para sa atin. So, bakit naman tayo, kumbaga po, bakit naman tayo i-deprive natin sa tamang pagkain, kung pwede naman pala tayong gawin natin ito. So, katulad nga po, ang number one, no? Tandaan nyo to ha, kandidato po na magkaroon din po ng diabetes ay ang mga overweight at yung mga obese. Aray, ang sakit na naman. Totoo po yun. Tandaan nyo yan ha, kasi kina-challenge ko kayo.
ang number one, mga kaibigan, tatandaan nyo to ha, na siya po ay kandidato na magkaroon din po ng heart attack ay yung mga overweight at mga obese. Aray na naman! Tama po yun, mga kaibigan. Tandaan nyo po yan. Sapagkat kapag tayo po ay overweight at obese, magkakaroon po ng tendency, no, na tumaas, mag-shoot out ang ating cholesterol. Shoot out talaga yan. Mag-shoot out din po ang ating blood pressure. Tapos po, yung, lalo na pagka hindi ka naman talaga ano po, vegetarian, ano po, yung ating arteries ay magka-clog. At yun na. At yung ating brain, kawawa naman po, no? Kaya, bakit merong aneurysm, ano? Bakit nagkaroon ng clog, nag-burst out do yung ano, no? Pumutok na ugat. O yun, patay na. So, kailangan po natin, mga kaibigan, na maging temperate tayo sa ating pagkain. Kapag ka nakasapat na ng ating pagkain, sa ating height at sa ating weight ay iisa. Yung ating body mass index. No, maging temperate tayo. Huwag nating gusto ko pang kumain. Hindi po. Kailangan po say no. Oh, eh meron tayong mga nakikinig dito, kagagaling magluto 'yan. At lalo na natin mapapansin natin ang mga reyna ng kusina. Talagang the best siyang magluto. Talagang the best sila, no? Ang mga reyna ng kusina ang ating mga nanay. Kung kaya po mga kaibigan, pagka ano po, mas maganda yung ating rice, no, para mabigat, ma-fiber sa lahat ay brown rice talaga. So brown rice ano, tapos patakan mo pa ng ng black rice, yun. Napakahusay po yun, mga kaibigan. Next. So kapag ka po naglulus tayo ng ating weight slightly, no, nag-i-increase ang ratio ng cholesterol doon sa lecithin in the bile. Ibig sabihin po mga kaibigan, kapag ka ganun, nagiging reciprocate po, no, nare-reciprocate po ang tinatawag na yung pong tinatawag nating lecithin sa ating bile. Yung kasi may ang ating po ano, may bile duct po 'yan, ano. Daanan po 'yan, daanan niya para dumaan po yung bile, ano. So, kapag ka po 'yun ay nag-crystallize, naiipon, uusog 'yun sa ating gallbladder, no? Naiipon dahil wala nang ano eh, walang fiber eh, no? Puro pats ang pagkain. At yun ay nagiging, yun po nagiging bato. Tandaan niya na, kapag ka po napuno na ito, umaakyat po siya roon papunta ng liver, ay mas maliit po. Kasi nulid lang po mga kaibigan, ang kumbaga daanan papunta po sa liver. Kapag kasumingit po doon, nakakatakot po mga kaibigan, pinaka nakakatakot. Pag umakyat po yung bato doon sa papunta po ng liver, yun na po ang pinaka-problema sa lahat. Ang gallbladder, pwedeng tanggalin natin. Pero pagka po liver na, mahirap po mga kaibigan. Kaya please lang po, meron naman po tayong paraan. So weight loss, no? Kailangan nating alam na natin, ano? Mag-alis naman tayo ng mga magagandang timbang na yan, na sobra-sobra, ay alisin na natin yan. Okay, pangalawa, ang ating dietary measure, no, mga free from fats, no, at i-decrease natin ang mga rich food na mga niluluto natin na talagang ito ay punong-puno ng mantika, no. Pasensya na po, kinakailangan natin kumain freely ng mga prutas at mga gulay na kung po pwede po, no, walang mantika. Di ho ba, naturuan ko na kayo, magigisa kayo sa tubig. No, pagkahahanguin niyo na, di patakan niyo po ng isang patak lang po ng sesame oil. No, sesame oil, isang patak lang. Mapapaba, sarap pa. So hindi po ginigisa ang sesame oil. Hindi po ginigisa 'yan. Ang sesame oil po ay hindi panggisa. Ang sesame oil po ay ginagamit kapag ka po 'yan ay hanguin niyo na. Isang patak lang po 'yan, hindi isang kutsara, no. Isang patak lang po. So yun po, at yun ay omega 3 naman po. Number 3, one should reduce one salt intake, mga kaibigan. Sapagkat kapag ka po ang ating napakaalat na pagkain, sabi ko nga, kaya ko pang kumain ng matabang na walang lasa. Kaya kong kumain ng medyo maanghang dahil po ng sili, pero hindi po ng paminta. Kasi po hindi nakain ng paminta. 31 years na po, no paminta. Okay, pangatlo, no po. Pasensya na po ha, pero ito'y dapat nating tandaan. No? Kaya nga po, sinasabi talaga ni Ellen White na ang marunong magluto ng tama ay may 10 talento. Daig mo ang pastor, daig mo mga awit, daig mo ang writer, daig mo kung sino man. Sapagkat ang pinakamataas na talento,
mga kaibigan, ay yung marunong magluto ng tama. 10 talents. 10 talento po agad ang katumbas noon. So kinakailangan, ano, iwasan natin. Kayong nakikinig ngayon, ako'y nagmamakaawa sa inyo. Wala nang kakain ng Lucky Me. Pansit Canton. Lucky Me na noodles. Okay. Ako'y nakikiusap. At next week po, sama-sama po tayo sa Zoom, no? Magtuturo ako kung paano gumawa, no? Ng high fiber na ano po, noodles. Kung talagang hindi nyo man. Kalabasa, carrots, malunggay, spinach. 4 na flavor po. Susundan nyo ako dito sa ano. Kailangan meron na kayong ingredients. Papadala ko ng advance sa inyo, mga kababaihan. At sabay-sabay po tayo. At maggagawa rin po tayo ng isang vegan cake, no? Na hindi kailangan ng asukal, hindi kailangan ng itlog, no? Pero napakasarap. Kaya ituturo ko 'yon para po sa ating ay high fiber po ang ating mga pagkain. Ano po? So kinakailangan po, okay, nakikiusap sa inyo kung po pwede po, ha. Alisin niyo ang mga Lucky noodles na 'yan, no? Lahat ng mga processed food na 'yan, mga kaibigan. Huwag na nating ilagay pa sa ating pong mga cabinet. Wala tayong ginawa kundi kumain ng mga processed food. Kasama po dyan ay madali ang ating mga buhay. Nung araw, sino ba dito mga 75 years old na, nung araw ang sakit lang po ay eltor. Ang sakit lang po ay malaria. Ngayon, bawat kanto, bakit may dialysis center? Bakit? Sapagkat sa ating maling lifestyle. At ang isa sa mga maling lifestyle ay dahil po saan? Sa pagkain. Sorry po ha, talagang ito'y dapat po nating bigyan ng tuon, ano po. Number 4, all heavy foods such as meat, milk, eggs, cheese, nuts. Anong klaseng nuts po ito, mga kaibigan? Sapagkat kailangan po ay yung nuts po dito, hindi yung basta nuts, ano po. Ang tatandaan po natin dito, pagka yung mabubuting pagkain, yung po ay yung in moderation. In moderation. Ang wheat germ, in moderation po yan. Nuts, in moderation. Pero the rest, mga kaibigan, it should be what? Talagang aalisin po natin yan. Immediately. No? At makita natin, i-practice po natin, kahit isang buwan lang po. Mapapansin niya, baka kaiba nga, bakit parang ako ay maayos na nga? Ako'y nakikiusap, kung kayo po'y nakikinig ngayon sa akin, sapagkat sa 31 years ko po na ako ay nagpa-practice ng natural, no, nakita ko talaga na marami po ang napagaling. At isa dito, maaaring nakikinig siya ngayon, ano po, si Mrs. Sales, ano? Si Mrs. Sales, kasama pa yan ni Ma'am Opelia Osorio, at sila pumunta ng aking evangelistic meeting sa Halang. So kailangan nila ng 55,000 para ipo-opera daw po yung kanilang gallbladder sapagkat punong-puno ng gallstone. So mga kaibigan, sabi ko lang, kailangan mo lang bumili. Ang gagastos mo lang ay 2,000, hindi 55,000. Ito lang kailangan mo. May tuturo ko sa inyo. At alam nyo po, hindi na po siya natuloy magpa-opera. At siya po isasalang na. Ngayon po, clearance na po siya, no, para sa operasyon. 2 days, iko-opera na siya. Pero hindi po itinuloy. Bakit? Ay naghimala ang Panginoon. So, yun po, mga kapatid. So, margarine, ha? Yung mga margarine po, mga kaibigan. Ako'y nakikiusap ngayon, ha? Ang lahat ng mga cakes, ang laman po ng cakes po ay margarine, no? At karamihan po dyan, pasensya na po, ha? Ay galing po sa may mga taba din po ng baboy. Lalo na po ang lard. No, kung yan po sa vegetable lard, okay lang. Pero hindi po, kumbaga temperate, ibig sabihin po, in moderation. No, pero ako, nag-iimbento naman po ako ng iba't ibang po pwedeng substitute. So pwede po yun. So kailangan ang margarine, ha, at yung ating po mga pagkain na mayaman sa ano po, sa asukal. Ano? Patulad ngayon. Oh, di ho ba? Naghahanda na kayo ng inyong leche flan. Naghahanda na kayo ng fruit salad. May ice cream pa. May cake pa. Tama ho ba? Sa mga nakikinig ngayon. Di ho ba? So, ako'y nakikiusap. Ay, inyo munang i-abstain ng mga bagay na iyan. Subukan nyo kaya, mga kapatid at mga kaibigan, na talagang iluhod sa Panginoon. Panginoon,
talagang ito ang gustong-gusto kong kainin, pero tulungan niyo po ako. So, yun po ha. 5. Avoid gas-forming foods such as radishes, Brussels sprout, cucumbers, and dried beans. Yan po mga kaibigan ay mga gas-forming, no? Ibig sabihin, kapag kumain tayo niyan, no? Di ba? Parang uutot na ganun, di ba? Yung para mag-release ng gas, ano? So, pagka alam mo na ikaw ay meron pong gallstone na, no? Pwede po ba na huwag ka na muna pong kumain ito, no? 6, coffee and candy should be avoided. No, 'di ba? Marami ngayon eh talagang wow, 3 in 1, 4 in 1, black coffee, no? Maraming mga pag-inom ng kape. No, ngayon hindi alam ng iba, no, ang lahat po, lahat. Ito ay baka pwede akong papatay dito, pero hindi ako matatakot, ano? Lahat halos na mga nabebenta at naiinom na mga halimbawa mga milk tea, yung iba't ibang klaseng iyan, yan po ay lahat ay mayroon pong additives. Number one, yan po ay may aspartame, ibig sabihin mga chemical na akala may sugar yun, no? Pero yun po ay mga chemical. Chemical, mga kaibigan. At mga panday. Alam niyo yung panday sa buhok? Yung pang tina, ano? O, kasama po yan dyan. So, sorry po ha, pero kailangan gawin ko ito sapagkat kailan pa ako magtuturo ng tama. Kung ako'y patay na, wala na. No. Number 7, use no fresh bread except for quick bread. Ano ba ang ibig sabihin nito, mga kaibigan? Kapag ka po tayo ay meron tayong tinatawag na bread, no? Katulad ko, nag-invent po ako ng tinapay na kulay green. No, bakit kulay green yan? Sabi sa amin, nagtanong sa akin. Sapagkat yan ay punong-puno ng malunggay na dried at pagkatapos ay giniling, no? So, kung kayo po'y tamad na magiling, no? Dalhin nyo rito ang sako-sakong malunggay at i-dehydrator ko at ako na magigiling. Magdala kayo dito ang sako-sako para pagbalik ko, nakabote-bote na po yan. So, pangako ko yan. Basta magdala kayo sako-sako dito, no? Hindi nyo alam, napakatindi po ang resulta ng malunggay sa atin. Lalo na sa ating brain, sapagkat naiiwasan natin ang dementia or Alzheimer's disease sa pagkain po ng ano, ng malunggay. Kaya po ako, ang aking soup ay may malunggay, ang tinapay ko ay may malunggay, yung aking mga yung aking hindi nila alam, pati mga spaghetti ko may ano, yung aking po mga ginagawang pasta ko, yung aking pasta talaga na doon, no? May malunggay din 'yan. Pagka po ako katal, ako naman po ang kakain. Pati sinain ko na rin po, no, yung brown rice ko. Papatakan ko na rin po siya ng malunggay, no? So, napakaganda po nito. Kaya po nakakalungkot, ano, bakit po tayo, no, ay nahihirati sa pagkain ng mga fats, no? Samantala, mayroon naman po palang nilikhaan Diyos para sa atin. Eating between meals should be forbidden. Kaya pag ako'y nakakain po ng alas 3 o alas 4, hapunan ko na po yun. Wala nang uulit pa. Hindi po yung katulad ng isang kain nga lang, pero hanggang hating gabi, ngumunguya at kumakain. So sorry po ha, pero ako humihingi ng paumanhin, pero kailangan talaga straightforward po tungkol dito. At nais ng Panginoon na makita natin, mga kaibigan, ang kahalagahan nito, no? Stay away from drugs that are reported to reduce gallstone. So, kailangan po natin, ano, ay atin pong ma-reduce ang mga bagay na iyan. Ang mga oral contraceptives ay kinakailangan po ay atin pong maiwasan din po yan. At ang vitamin C ay nakaka-reduce ng incident of gallstone. So, mga vitamin C, at ang vitamin C po ay hindi po galing sa tabletas, kundi galing po yun sa talagang natural na mga pagkain. So, mga physical exercise, kailangan po natin yan, no? At ang ating hot fomentation over the upper abdomen po natin, ano? Kapag ka parang ang sakit-sakita, no? Pwede po nating mag-hot fomentation tayo, hot compress ang tawag po doon. At yung ating use of catnip tea, meron po tayo nito dito sa Pilipinas. At napakadami po dyan sa Tagaytay, no? At po pwede rin po na ice rub natin sa area na masakit. So yun po, mga kaibigan. Ang enema ay makakatulong din po, at ang ating apple juice. The Epsom salt, lemon, at olive oil for 7 days, no? Just PM, no? PM nyo po ako
kung gusto niyo po matuto ang mga itong ating protocol nito na number 14. Madali lang po 'yan. So ngayong gabi po ang ating topic, Jesus the Builder, no? Sinasabi nga po natin na ang largest building sa US ay ang Sears Tower in Chicago. Ang Sears Tower ay 110 stories and it has 1,454 feet high. So imagine niyo po, no? Ganun kataas po 'yan. Tapos mayroon po itong 4.5 million square feet of floor space. So, ano yun? Imagine nyo po yun, ano? And it took 3 years to build a cost over $150 million. Yun pong halaga, ha? At mayroon po itong 43,000 miles of telephone cable. Mayroon po itong 2,000 miles of electrical wire. Mayroon po itong 76,000 tons of steel. Grabe, no? Tingnan nyo yun. At meron itong 16,000 bronze tinted windows. So matindi po ito. At 20 care, sabi natin 28 acres of black aluminum skin doon po sa kanilang mga plumbing. At ang pinaka matindi po dito, yung kanila pong mga tinatawag na mga concrete slab ay 222,500 tons. At meron 2,232 steps from ground to the roof. So imagine nyo, no? Eh kahit tayo nga, no? Tayo lang ay umakyat, ano? 20 steps. So hihingal-hingal tayo. Doon pa lang sa 33 steps. Eh ito po sa 2,233 steps, mga kaibigan. So matindi talaga tong tower na ito. Ito po yun ang sinasabi ko, no? Ang Sears Tower na nakalagay po doon sa Chicago. So tingnan natin, mga kaibigan, no? Mapapansin natin ang iba't ibang klase po, no, na naglalakihan at nagtataas ang mga building. Sa Jeddah, meron po sa Dubai, sa China, meron din sa, hindi ko nalagay dito, yung sa ano po, Taiwan, yung Taiwan 101, 101. Nakita ko po kung paano magsimula yung Taiwan 101 mula sa pinaka-foundation po niya. So ito po, no? Pero alam ba natin na sinabi ni Jesus na siya ang tunay na master builder? So bakit po sinabi na I will build? It has, mga kapatid, na nasa future tense. Bakit? Sapagkat sinasabi natin, no, na si Jesus, no, para pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon, kinakailangan ang lahat ng ating gagawin. Si Jesus po ang ating master builder. Ano man ang ating plano, ano man ang ating mga plano sa ating tahanan, sa ating mga gawain, sa institusyon, sa ano pa man, tatandaan natin ang ating master builder ay si Jesus. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sinabi ng ating Panginoon na huwag tayong magulumihanan. At kung tayo nananampalataya sa Diyos, nananampalataya din po naman tayo sa kanyang anak na si Jesucristo, sapagkat siya'y naghahanda ng tahanan para sa atin. So kung ating ma-imagine, ano, kahit po si Paul, sinabi po niya sa mga taga-Korinto, no, matay di pa nakita, tainga di pa nadinig, isip ay hindi malirip kung ano ang inihahanda ng Panginoon sa atin. So yung ating nakikita na mga description sa Bible story, yung mga pinoproject po, no, na ganun po yung ano, yung heaven look like, is ano po yun? Yun po ay nasa tip of the iceberg lang po yun. Kumbaga po, hindi po yun talagang totality, no? Ganun lang na-describe ng isang artist, no? Pero ang ating Panginoon, hindi pa natin alam, mga kaibigan, ay git pa doon sa na-portray, doon sa na-drawing po ng mga artist, ano po? Sapagkat ang inihahanda ng Panginoon sa atin, alam natin, mga kaibigan, ang tahanang walang katapat, walang kapantay. Talo po ang anumang pinakamagandang istruktura dito sa balat ng lupa, sapagkat yun ang tahanang kailanman ay hindi kayang i-drawing po ng sinumang artist, architect po, at kahit po yung mga designer, no? Alam natin, kung si Kristo ang ating master builder, si Kristo ang owner. Bakit sinabi niya, my church, no? My church. At sinabi din po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 6 na tayo po, mga kaibigan, sabi nga, ay templo ng banal na Espiritu.
hanggang 19 to 20. At kung tayo templo ng banal na Espiritu, alam natin mga kaibigan, wala tayong ibang pagkukuhanan no, ng ating pong pamumuhay maliban po kay Kristo. Sapagkat si Kristo na ating pong Panginoon, ang ating Diyos na siyang bumili sa atin, na siyang may-ari rin sa atin mga kaibigan, at dahil tayo pag-aari ng Panginoon na tayo templo ng banal na Espiritu, malapat lang po mga kaibigan ng katawang ito na pinagkatiwala din naman sa atin, na ang buhay ay pinagkatiwala din po sa atin, ay nangangailangan po tayo na ingatan po ang templo ng Diyos. So ang sabi po ng 1 Timothy chapter 3 verse 15, ano? In case I am delayed, I write to you that you will know how one ought to conduct himself in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and the support of the truth. So, ang Panginoon ay may natatanging iglesia. May tawag tayo na invisible church at invisible church, no? Akala natin exclusive lang tayo. No! May mga anak din ang Diyos sa mga tagalabas. At isang araw, pagdating po, matapos ang everlasting gospel ng ating Panginoon, matapos ang tunay na pangangaral ng mga anak ng Diyos, at sila po'y magpuntahan dito sa visible church, sila po yung tinawagan ng ating Panginoon. At yun ay mangyayari sa huling hudyat ng pangangaral, during loud cry. Kaya pagkatapos po na may buhos ang banal na Espiritu, alam natin mga kapatid na minamahal, mayroon po tayong tatawagin na ano, na loud cry. So sa bawat apat na sulok ng mundo, kinakailangan ang mensahe ng kaligtasan, ang mensahe which is the everlasting gospel will be pronounced, will be proclaimed no, in every corner, four corners of this earth. At nais ng Panginoon na lahat tayo ay maging kasangkot sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon. Ang sabi po mga kapatid, ano? Dito sa Ecclesia, alam natin salitang Greek, no? I call out once. So tinawagan tayo ng Panginoon. Ang tunay na iglesia ay hindi po church building. It's just a church building. No, ang tunay na iglesia, ikaw at ako. Tayo ang katawan, si Kristo ang ulo. Kaya kung wala po ang ulo, wala po ang katawan. So kinakailangan po no, na ang tayo ay ma-appreciate natin ang ginawa ni Kristo, ang ating master builder, ang owner ng kanyang tunay na iglesia. Kailangan po natin ma-appreciate na tanggapin natin siya bilang tunay nating Panginoon at maging alagad ng ating Panginoong Jesus. No? Jesus is the architect. Hindi lang siya master builder. Siya po rin isang arkitekto. Alam natin na kapag ka po gagawa po ng bahay o gagawa po naman ng mga buildings, di po ba? Lagi pong magka-partner po ang isang civil engineer at isang architect. No po? At ang architect po, siya po yung in charge sa ano po, sa beauty ng istruktura. Pero yung strength ng materials po ay yung po'y hawak po ng civil engineer. Kaya nga po si Jesus, sa bawat inukit niya, dinisenyo niya na tao, ayon sa kanyang imago Dei, sa kanyang image, kakaiba po tayo, no? Although, sabihin natin, para may utak ba ang ano, may utak ba ang langgam? May utak ba ang lamok? May utak ba ang mga kulisap, mga kaibigan, ano? Kung makikita natin, sinubukan ko po ito, no? Gagamba po, yung gagamba. No, kumuha po ako ng ruler, yung gagamba, yung bahay po ng gagamba. Aking sinukat, no? Ang bawat kanto ng kanya pong bahay, ano? Yung ano po, ng spider, no? Aba, sabi ko, ang galing, ah. Sa bawat ano niya, perfect in perfect symmetry. So sasabihin ba nating walang utak ang langgam? Mga kaibigan, walang utak po ang gagamba, walang utak po ang ibang kulisan. Pero tayo po nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Sila ay nilikha, no, sa pamamagitan ng salita. Tayo dinisenyo ng Panginoon at binigyan ng buhay. No, talagang siya po ang nag-masterpiece, no? Tayo ang masterpiece, ang ating master builder at napakabuti ng Panginoon mga kaibigan upang ibigay sa atin
ang keys ng kingdom na ito ng ating Panginoon. So paanong paraan, mga kaibigan? Sa pamamagitan ng ating iglesia, sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila po ng ating pong mga iba't ibang mga gawa, kita natin ang gawain ng banal na Espiritu. Si Jesus, mga kaibigan, hindi na natiling patay. Pagkaraan po ng ikatlong araw, siya ay nangabuhay na magmuli. Kaya nga po, sabi ni Pablo sa 1 Corinto 15, 54-56, nasaan ang tibo ng kamatayan? Nasaan ang tibo, mga kaibigan, ng kaaway? Wala po. Bakit? Sapagkat si Kristo na namatay ay nabuhay na magmuli, ang lahat ng mga namatay kay Kristo, mga kaibigan, ay may pag-asa ng pagkabuhay na magmuli. So wala po, mga kaibigan, na po pwedeng makapigil ano po sa pagkabuhay na magmuli ng mga banal pagdating po ng ating Panginoong Hesus sa ikalawa. Sasabihin natin, paano po yung mga nakain na ng pating? Hindi natin problema yon, mga kaibigan. Paano po yung hindi na nakita ang bangkay sapagkat bumagsak ang eroplano, hindi na nakita ang bangkay? Hindi natin problema yon. Yun ay nasa kamay ng ating Panginoon. Pero the Bible teaches us in Revelation chapter 20 verse 13, ang mga dagat ay iluluwa ang mga patay. Ang mga libingan ay iluluwa ang mga patay. So mga kaibigan, hindi natin problema kung nasa saan sila. Pero sinabi ng Biblia, iluluwa ng dagat, ng tubig, ang lupa, ang libingan, ang mga namatay, mga kaibigan. At mapapalad ang sabi ng Biblia sa John chapter 5 verses 20 to 29. Ang namatay kay Kristo sapagkat may pagkabuhay na magmuli sa buhay na walang hanggan. So ito po, mga kaibigan, ang napakaganda na pangako sa atin ng Panginoon. Kaya nga po tayo na mananampalataya ni Kristo, alam natin, dinig natin ang kanyang boses. Wala tayong dapat na ikatakot sa kabila ng pandemic na ito, sa kabila ng ating nararanasan, sa kabila ng mga broken relationship na mag-asawa o sino man. Alam natin, mga kaibigan, ang Diyos ay hindi po nagkukulang. Ang Diyos ang ating Panginoon. Kaya kung tayo man ay nakakaranas ng pighati, ano po, ngayon, nakailang pagsiservice po ako sa patay. Siguro nakalima na po ako. No? Ito lang buwan na ito, ha? Itong December lang na ito. Nakalima na po ako. At ako'y nalungkot noong Friday. May dinalo po ako na mamaya papakita ko sa inyo. No? Namatay po siya kanina. Pero napakabuti ng Panginoon sapagkat hindi siya mananampalataya. Ang una kong ginawa, mga kaibigan, sabi ko, Panginoon, wala akong may bibigay sa kanya, kundi ipakilala ko si Kristo ang ating tunay na shepherd. Ipakilala ko si Kristo ang tunay na master builder. Ipakilala ko si Kristo na siyang buhay at katotohanan, na siya ang pasimula at wakas, na siya ang pagkabuhay na magmuli. Mga kaibigan, alam natin, kahit po sa kamatayan, alam natin, we are victorious. Sapagkat namatay lang ang ating laman, pero kay Kristo may pag-asa po tayo, sapagkat sa kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Maaring inaalis ang ating mga membership kapag may namamatay, di po ba? Pero ang ating pangalan na kay Kristo, na tinanggap natin si Jesus bilang ating tunay na lamb, ang tunay nating Panginoon, mga kaibigan, ang ating pangalan ay hindi tatanggalin sa aklat ng buhay sa langit, sapagkat tayo ay tunay na manampalataya ng ating pong Panginoon. So mga kaibigan, ito po nung Friday, no? Ito po'y mahinang-mahina. Siya po'y may emphysema at marami po compounded ang kanyang sakit. Namama na siya sapagkat hindi madala sa ospital. So kinakailang i-dialysis, mga kapatid, no? Ang kanyang mga anak ay isang mga guru sila, no? At talagang sila po ay... At ito'y tinawag lang sa akin ng Friday. Ako'y nag-blessing ng isang clinic ano, doon sa Magallanes. Tumuloy po ako, tumakbo po ako sa Bukal sapagkat request ito ng isang manugang na Adventist, pero ang kanyang biyanan ay mga hindi Adventist. Sabi ko, wala na, mga kaibigan. So nagtataka sila bakit daw lumakas ang boses niya, bakit talagang kitang-kita nila talagang yung glow ng kanyang mukha, mga kaibigan. Grabe po, tinanggap niya si Jesus bilang tagapagligtas. At kanina po siya po'y namatay, no? At binawian ng buhay. Pero ako po, bagamat ako'y nalulungkot,
may pag-asang tinatanaw ang bawat isa sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. There is none other name under heaven given among men, maliban po kay Kristo, sapagkat si Kristo mayroon tayong pag-asa ng pagkabuhay na magmuli. Kaya sabi po ni Ellen White, as you give heed to the light you have, greater light will come. Sapagkat si Kristo, mga kapatid, ay dapat makita sa atin. Kay Kristo tayo nananampalataya. Kay Kristo ang ating pag-asa, mga kapatid. Kaya po, God in His infinite wisdom, no, ang ating pong kalalakaran, ang ating katatayuan, ay hindi po sa buhang ninan, kundi sa isang matayog na bato. Sapagkat sa Kanya po, mga kapatid, ay meron tayong pag-asa kay Jesus na ating pong Panginoon. Kaya si Jesus, ang tunay na nagtagumpay at ibinigay din ang tagumpay na iyon. Mga kaibigan nakikinig, 2,000 taon ang nakakalipas, nagtagumpay si Kristo at hanggang ngayon siya po'y tagumpay. Walang anumang hirap na ating nadadanas, walang sakit na ating hindi babatahin, wala pong mga problema na hindi natin kayang tayuan kung kasama natin si Kristo. Sapagkat si Kristo ang ating perfect foundation. Si Kristo, mga kaibigan, ang ating perfect master builder. Si Kristo ang ating perfect na ating pong